kasalanan ko iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-aysa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyo ang lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, at sa pagkakataon ngayong Kwaresma na tayo ay makapagsisi at tumalikod sa ating mga kasalanang nagawa. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ang Obispo, Kaparian, mga taong humihingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang. Sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pomay kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapamabaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa Mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayong naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa, pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi," sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinuko. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Lahat may magsitayo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng pong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng bitini at kalooban. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudiyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo." Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya ay nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham?' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya ay batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal, bilang tao, hindi mawawaglit sa atin bilang mga mananampalataya na tayo'y matakot sa kamatayan. No? Kagaya na nababanggit dito, mga minamahal kong mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoong Kristo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makararanas ng kamatayan. Sadya naman, mga minamahal kong mga kapatid, hanggat maaari ang mentality natin, ano, ayaw nating danasin yung paghihirap ng kamatayan. Ano, dahil takot na tayo. No? At pansin ninyo, mga minamahal kong mga kapatid, kahit sa umpo ka ng mga marites, at kahit sa umpo ka ng mga nagiinuman, hindi yan napapag-usapan. No? Ang minamahal kong mga kapatid, bakit? Kasi may mentality nga tayo na pag pinag-usapan natin yung kamatayan, parang kinabukasan, ano, mangyayari na sa iyo. Di ho ba? No? Ang minamahal kong mga kapatid, at tayo bilang tao, hanggat maaari, iiwas at iiwas tayo sa ganitong katotohanan. Pero, ang minamahal kong mga kapatid, ipinababatid ni Kristo. Ano, kahit nga ngayong panahon ng Kwaresma eh. Diba? Ang tawag natin ay 40 araw na paghahanda. No? Tayo din, kung ating tutuusin, yung ating buhay dito sa mundong ibabaw, napakalaki at napakalawak na paghahanda para sa pagpunta natin sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. No? Mga minamahal kong mga kapatid, kaya paalala sa atin ito, no? Na hindi dapat nating katakutan ang kamatayan kasi ito'y realidad at katotohanan na dapat nating tanggapin, ano, bilang mga nilalang, bilang mga tao, bilang mga mananampalataya. No? Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, sa atin, ano, paalaala din ng ating Panginoong Kristo para hindi tayo matakot sa kamatayan. Kagaya ng sinasabi niya, yung naniniwala sa Kanya, at tumutugon sa kanyang aral, hindi makararanas ng kamatayan. No? Ano yung magagawa natin bilang mga tao para, no, hindi na tayo matakot sa kamatayan? Una, mga minamahal kong mga kapatid, we must prepare well. Pagandaan ho natin. Hindi naman ho natin mapipigil eh. Kung oras mo na. No, may magagawa ka pa dun. No? So magagawa mo, maghanda ka. No? So sa paghahanda, hindi ko po sinasabi na handa niyo yung inyong St. Peter's plan. O i-ready niyo na yung inyong papasukan ng inyong bangkay. Hindi ho. No? O, materially pwede. At hindi ho masama yun. Pero mas maganda, we prepare ourselves spiritually. No? Mga minamahal ko mga kapatid, gawin natin yung ipinag-uutos lagi ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito eh, ang namumuhay sa aking aral, hindi makararanas ng kamatayan, mga minamahal ko mga kapatid. So ibig sabihin, yung tumutupad lagi sa utos ng Diyos, no? At kumbaga ay tumatalima sa kanyang aral, sa kanyang karunungan at kaalaman, yun, mga minamahal kong mga kapatid, ang mananampalataya at mga tao na hindi makakaramdam ng takot. No? Kasi assured na assured sila sa salita ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, na hindi sila pababayaan ni Kristo. Ano, kagaya nga ng sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, ano, sa bahay ng aking ama, maraming silid, ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. At kapag naipaghanda na kayo ng matutuluyan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. No? E pag ganyan ang asuran sa atin ni Lord, no? May pre-accommodation sa langit, pre-service pa, siya pa ang kakaon sa atin, no? E sino pa mamatatakot niyan? Ang minamahal ko mga kapatid, basta't maghahanda tayo. Ano? Ang minamahal ko mga kapatid, paghahandang spiritual. No? Sabihin natin emosyonal.
Mga minamahal ko mga kapatid, para tayo ay makauwi sa tunay nating tahanan. No? Ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo na inihanda niya sa atin simula po nung ialay niya ang kanyang buhay sa krus na ating ginugunita. No? Sa pagdiriwang ng panahon ng Kwaresma. No? Lalo tigit sa mga mahal na araw. No? Una yon mga minamahal ko mga kapatid. Pangalawa, bukod sa dapat natin pagandaan ng mahusay, no? Mga minamahal ko mga kapatid, kagaya nga ng sinabi niya, no? Hindi, maniwala tayo sa kanyang mga salita o gumawa tayo ng mabuting bagay. Kasi kung tutuusin mga minamahal ko mga kapatid, huhusgahan naman tayo at kikilatisin tayo ng Diyos pagdating natin sa kanyang harapan kung marami yung ating ginawang mabuti. Hindi niya matatanungin kung marami kang naipon na pera sa bangko. Hindi naman niya tatanungin kung gaano kalaki yung ekta-ektaryang lupa na nakamkam mo. At hindi niya tatanungin kung gaano karaming titulo yung nakakabit sa iyong pangalan. Sa katapos-tapusan, mga minamahal kong mga kapatid, pag ikay namatay o pag tayo namatay, yung bulsa natin walang laman. No, pag ikay namatay, no. Sa dami ng naipon mong maisusuot, aisa pa yung masusuot mo. No, baka hindi mo pa nga gusto yung isuot sa iyo. No, sa laki ng lupa na nakamkam mo, aba, ay yung lupa na mapagbabaunan sa iyo, ay ilang metro laang eh. No, kung kano kakataas, di ho ba? Ano? At yung titulo ng pangalan mo, aba, hindi mo madadala yun sa Diyos. Hindi mo pwedeng ipagmalaki pa sa Diyos. No, mawawala lahat yun. Ang titulo lang magagawa mo at kumbaga ay maipipresenta mo sa Diyos, Kristiyano ka. Yun lang. No? Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ang madadala natin, yung kabutihang ginawa natin. Gano'ng karami. At kung yung kabutihan natin na ginawa ay naaayon ba sa salita at kalooban ng Diyos. Baka kasi yung kabutihang ginagawa natin sang-ayon lang sa isipan natin, hindi updated. No? Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, ito yung panawagan ng Diyos. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Sadya at totoo ito. Basta, maghanda tayo. No? Sang-ayon sa paghahandang ninanais ni Kristo para sa atin. At paniwalaan at tumalima lagi tayo sa salita ng Diyos. No? Upang balang araw, no? Pagsapit natin, mga minamahal kong mga kapatid, na tayo naman yung haharap sa Diyos. No? Mga minamahal kong mga kapatid, naibsan na at nawala na yung takot natin sa kamatayan. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ng Banal na Misa, mga minamahal, hilingin natin nawa ang biyayang ito sa ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa tayo ng pumay kapal ngayon at kailanman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Diyon sa utos mo nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko pagkat aking inibig sa'yo. Sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinimayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kalinis ni isang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng managkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid,
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Sa aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa'y ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa'y ika'y mapasakin. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ika'y nangangahanap buhay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapag... Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ikaw po'y makikilala,
Ikaw po'y makikilala. Ikaw po'y makikilala sa tao. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na paikinabang ay maging makakasalo sa buhay na walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating mapalawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad natin makapagdasal na mas matim bilang isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw na Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen, sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng pambansang Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap ni 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili.